Alright mga ka-Rush, good morning and welcome back to my channel. This is James Lee. And medyo matagal-tagal na rin akong hindi masyado nakaka-upload. Ang last upload ko lang is yung pumunta kami sa bodega. So isa yung resort at siguro napanood nyo naman. And bakit nga ba wala akong uploads masyado dito sa Pilipinas? Well, unang-una is mahirap ang network dito, yung signal ng internet, dahil isa itong liblib na lugar at medyo mahina yung internet connection dito. So hindi ako masyado nakaka-upload. At the same time, may mga problema na kailangan mas unang i-prioritize. So yun yung mga nangyari. And kung nakikita nyo ito yung nasa likod ko, and so punong-puno ito ng gamot. So nung nagbakasyon ako dito sa Pilipinas, nagpa-check up ako. At yun na nga, naka-receive tayo ng napakaraming gamot. So ano ba yung naging problema or naging resulta ng check-up natin? Nagkaroon po ako ng diabetes. Isa po ako diabetic. So nung nasa Saudi pa ako, hindi na-detect na diabetic ako. Kaya napacheck up ako dito at nalaman nga na diabetic ako. So everyday umiinom ako ng gamot, at the same time mayroon akong insulin or injection everyday. So yun yung mga gamot na nirekomenda sa akin ng doktor. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng insulin. So yung insulin ay palaging nasa refrigerator at kailangan nasa palagi siya nasa mababang temperatura. So kukunin natin sa refrigerator. Ayan. So ayan yung para ba? Ayan yung itsura ng insulin Novomix. So ang nakasulat dito is suspension for injection, 30% soluble insulin aspart and 70% insulin aspart. Crystallized with glutamine EC. Usually suspended according to instruction. So, ito yung itsura niya. Ayan. Ayan yung itsura niya. So, hindi ko man gusto na palaging may injection sa katawan ko. Pero wala tayong magawa kasi yun ang recommended ng doktor sa akin. Kaya pala ako pumayag doon sa Saudi dahil napakataas yung glucose ko sa dugo o yung sugar level sa aking dugo. Kaya sobrang pumayag ako. Kasi kapag ka diabetic ka pala, ang sabi ng doktor, papayat ka, pero kakain ka ng napakarami, kain ka ng kain, tapos ihi ka ng ihi, at yun nga, kain ka ng kain, at saka inom ka ng inom ng tubig. So yun yung itsura niya ngayon. So i-inject natin yun sa katawan natin. So meron siyang ayan.
Para sa iniikot ganyan, kung ilang milliliter yung itutusok natin sa ating katawan. So, akin is every 20. Yeah. Every 20. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung 20 liter or ay 20 milliliter or 20 milligram. Basta nasa 20 lang siya. Okay? Babalik muna natin. Kukuha tayo ng needle. Kailangan shake muna natin yan. Then lalagyan natin siya ng needle. Sa mga may diabetic dyan, especially sa mga OFW, lalo na yung meron kang nararamdaman pero hindi mo napapa-check up dyan sa Saudi Arabia or kung saan ka mang bansa naroroon kung isang OFW. So, mas mabuti na kapag nagbakasyon ka, itry mong mag-check up sa inyong lugar. malaman mo kung ano talaga yung sakit mo. Okay? So, ito yung itsura ng needle niya. Ayan. So, hindi ito parang yung injection na ginaganyan. Ito, automatic na siya. Ilalagay mo lang yung unit na kailangan mo sa katawan mo. Then, ipapress mo lang ito. After mong malagyan ng needle. So, ito yung itsura ng needle niya. So, alis natin yung takip. Ayan. So, ayan. So, lalagay natin. Then, ayan. So, ialis lang natin itong green. Ayan. So, makikita nyo na yung needle. Ayan. Okay. And then, ang recommended ng doktor is sa tiyan. Sa mga may laman. Hindi sa mismong tiyan, pero sa mga makakapal na laman. So, doon nyo itutusok yung insulin. Huwag sa maninipis na laman kasi baka imiretso sa buto nyo or kung anumang mga organs yan sa inyong katawan. Okay? So, set ko siya sa 20 milliliter or milligram. Ayan. So, naset ko na siya. And then, inject na natin. So, alam natin yung camera natin para makita niya. So, sa tiyan siya tinutusok. Ayan guys, so ganun lang kadali mag-inject ng insulin sa katawan, pero hindi ganun kadali yung karamdaman na to dahil kung inheritance or namana mo sa mga magulang mo o sa pamilya mo, maaring lifetime yung inyong sakit. Pero kung nakuha mo naman sa foods, ang sabi ng doktor, maaaring ma-revive yung insulin sa katawan mo. Kasi ang nangyayari daw kasi, sabi ng doktor,
may sarili tayong insulin na nagpo-produce sa katawan natin. Pero kung lahi mo na talaga na diabetic ka, mamamatay talaga yung insulin na nagpo-produce sa katawan mo. So kapag namatay yon, hindi na siya magpo-produce ng insulin. So walang magko-cover doon sa mga glucose or sa mga sugar na pumapasok sa inyong katawan. So parang dadami siya, ma-accumulate, and then magiging diabetic ka na. Lalaki na yung sugar mo or tataas na. Kasi nga, wala na nagko-cover na insulin sa katawan mo. Pero kung hindi naman ito inheritance, pwede daw ma-revive yung insulin sa katawan mo na namatay. Kailangan lang ng medyo mahaba-habang gamutan. So, yun yung mga dahilan. Kaya hindi ako masyado nakakapag-vlog. Hindi ako masyado nakaka-uploads ng mga videos. Pero titry ko pa rin na mag-uploads ng mga video katulad nito. And sa mga subscriber ko, sa mga naniniwala pa rin sa akin, sa mga, lalo especially sa mga Riyadh Filipino YouTubers dyan sa Saudi Arabia, sana supportahan niyo pa rin ang channel ko. And sana magtuloy-tuloy pa din yung samahan natin, yung pagsusuportahan natin, at yung mga nasimulan natin na pagkakaibigan. Okay? So I think that's all, and as usual, this is James the Tip, and welcome to my channel.